banda na kayong kapon makadiliman. Oras na ng pagtutupos, kasamaan niyo dapat matapos na ito na sila. Kamusta po mga kabatang 90s, batang 80s at Generation X? Welcome po sa aking munting channel at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon po sa vlog na to ay pag-uusapan natin ng isa sa mga Sentai series na sinubaybayan natin noong dekada 80 hanggang dekada 90. Dahil po dito po ay nakakakuha po ako ng napakaraming request. Gusto po ng mga supporters po ng munting channel na to na talakayin po natin ang ending ng programang ito. Ito po ay walang iba kundi ang Hikari Sentai Maskman. Madaming kabataan ang sumubaybay sa Maskman nung enere ito nung late 1980s hanggang early 1990s sa IBC 13, I think, dun ata yun eh. Na hanggang ngayon po ay nagkaroon na po ng pamilya, nagkaroon na po ng pamangkin, ay hindi pa rin po alam ang ending nito. Kaya po mga kababata ko, hindi ko na po patatagalin, simulan na po natin. Bago tayo pumunta sa ending ng Maskman ay kailangan muna natin pag-usapan ang plot ng series at ang ibang episode para hindi tayo maligaw. Dahil pa mga kababayan, bukod po sa mission ng Maskman na iligtas ang mundo laban sa underground empire na pinamumunuan ni Emperor Seba, isa din sa pinaka plot ng istorya ng Maskman ay ang love story ni Michael Jo at ni Rio. Na malaki po talaga ang kinalaman nito sa plot ng series na to. Sa unang episode, habang nasa kalagitnaan ng karera si Michael Jo, ay biglang dumating si Rio para balaan si Michael Jo na kanyang boyfriend sa paparating ng mga sundalo ni Seba para sakupin ang mundo. Habang tumataka si Michael Jo at si Rio, ay nahuhuli ng isang underground dogler si Rio at nilamon ito ng lupa. Habang nilalamon ng lupa si Rio ay inabot niya ang isang pendant kay Michael Jo. Ang pendant na to ay malaki ang magiging papel sa ending ng Maskman. Sa episode 2, dito na tuluyang nabiyag si Rio ng underground empire at iniharap ito kay Seba. Kinumbinsi ni Rio si Seba na tigilan na ang pag-atake sa mundo dahil pwede namang mabuhay ng payapa at pagkasama ang underground tube at ang mga tao. Ngunit sa sinabing ito ni Rio kay Seba ay mas tuluyan na nagalit ang leader ng underground tube na si Seba at ikinulong na sa yelo si Rio. So halos lahat naman siguro ng mga kabataan na nakasubaybay sa Sentai series na to ay alam na ang plot ng Maskman. Na si Rio ay parte ng underground tube na pinamumunuan ni Seba. Kaya pumunta si Rio sa upper ground ay para maging espiya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay si Rio ay na-in love kay Michael Jo. At si Michael Jo naman ay si Red Mask. At sa tingin ko naman ay karamihan naman po sa atin ay aware na merong kambal na kapatid si Rio. Ito ay si Prince Igamu. Actually mga kababata, mga kababatang 90s, 80s at sa Generation X, ang gustong palabasin po ng series ng Maskman na si Prince Igamu ay isang lalaki. Pero unang tingin mo pa naman, talagang babae po talaga si Prince Igamu. At meron pong episode po na Maskman, I think ayun ay nasa episode 42, kung hindi ako nakakamali ah. Na dito nagkaroon ng isang revelation na si Prince Igamu ay isang babae. Na hindi ko alam, pero obvious naman na babae si Igamu eh. At ito po mga kababata, trivia po ito. Ang artista po na gumanap na Igamu at saka Rio ay iisang tao lang. Ito ay si Mina Asami. At mga kababata ko, kung susubukan nyo lang po i-search ang pangalang Mina Asami, ay isa po siyang softcore porn actress sa Japan. Ayun lang po ay trivia lang po mga kababata. Moving forward po tayo. Dahil sa nalaman ni Prince Igamu na ang isa sa mga dahilan kung bakit nakulong ang kanyang kambal na kapatid sa yelo ay na-in love ito kay Michael Jo. Kaya nagkaroon po ng episode na nagkaroon po ng duelo o paglalaban si Prince Igamu at si Michael Jo sa loob ng steel cage na may kuryente. At mga kababata ko, napakaganda po ng episode na to. Talon po tayo sa episode 27 at episode 28. Dito natin papakilala si Kiros. Si Kuros ay isang nilalang na nakatira sa underground at may pag-uugali ito na ang lahat ng gusto niya ay nakukuha niya.
at ayaw na ayaw niya ang magpasakop kahit kanino. Kahit si Seba na leader ng Underground Empire Cube ay hindi kayang utusan si Kiros. May pagkakataon na habang binobosawan ni Kiros si Princess Lai na isang prinsesa ng Underground ay na-inlove agad ito. At may pangyayari na hinigop si Princess Lal ng isang bangin na tinatawag nilang Whirling Hell. At niligtas ito ni Kiros. Nagtagumpay siya na iligtas si Princess Lal. Ngunit si Kiros naman ang hinigop ng Whirling Hell. At walang sino man ang nakakalabas pag nauhulog na sa bangin na to o sa Whirling Hell na to. Dahil sa hindi makalabas si Kiros sa ilalim ng Whirling Hell, sa loob ng 2 taon ay dito na niya na-practice ang Crescent Screw. At ito ang ginamit niya para makatakas sa bangin na to. At ang Crescent Screw technique po ni Kiros, ito din po ang ginamit niya para masira ang shot bomber ng Maskman. Si Kiros ay bumalik sa Underground at sa mundo para lang kay Princess Lal. Nakipagkasunduan ito kay Seba na pag natalo niya ang Maskman ay kukunin niya si Princess Lal. Pumayag si Seba sa gusto ni Kiros na pag natalo ni Kiros ang Maskman ay mapapasakan niya si Princess Lal. May pagkakataon na habang naglalaban si Kiros at si Michael Joe ay nakita ni Kiros ang pendant na binigay ni Mio kay Michael Joe. At sa pagkakataon na to, dito nalaman na si Mio at si Princess Lal ay iisa. Dito lalong nagalit si Kiros kay Michael Joe at mas lalong naging desidido na tapusin ang mga Maskman, lalong-lalo na si Red Mask. Moving forward tayo sa episode 35. Dahil sa desidido na iligpit ni Kiros ang mga Maskman ay gumawa ito ng isang magandang paraan. Nagdesisyon si Kiros na buhayin ang pinakamalakas na Dogler, si Lizard Dogler. Ang halimaw na to ay nagtataglay ng dark aura na nakalibing sa isang pyramid. So sa tingin ko aware naman tayo dito mga kabatang 90s, isa sa pinakakapangyarihan ng Maskman ay ang aura power. Kung mapapansin nyo po, ito po ang imahe sa opisina o sa headquarters ng Maskman. So ang ibig sabihin po kasi nito ay yung sa kanang part ay yung aura power at sa kaliwa naman po ay teknolohiya. So dito po nanggagaling ang kapangyarihan ng Maskman sa aura power at saka sa teknolohiya. Ang Lizard Dogler po ang isa sa pinakamalakas na nilalang na nagtataglay ng dark aura o dark particles na pwedeng tumapos ng tuluyan sa mga Maskman. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi pumapabor si Seba. At inutusan nito ang kanyang mga sundalo na pigilan si Kiros na palabasin si Lizard Dogler sa hindi maintindihan na dahilan. Habang tinatawag ni Kiros si Lizard Dogler ay biglang nagtago si Seba at dumudugo ang katawan nito. Dito na nagtaka si Baraba at si Anagmus kung ano ang nangyayari kay Seba at kung bakit niya pinipigilan si Kiros na palabasin si Lizard Dogler. Ngunit sa kahit anong pagpigil ng mga sundalo o mga tauhan ni Seba ay tuluyan nang napalabas ni Kiros si Lizard Dogler. Habang nakikipaglaban ang mga Maskman kay Lizard Dogler at kay Kiros ay nag-imbestiga si Baraba sa pyramid kasama si Oyobo kung saan inilibing si Lizard Dogler at dito nila nalaman na hindi pala si Lizard Dogler ang pinalabas ni Kiros kundi si Haniwa Dogler. So bali po na sa setup pa lang po tayo ng ending ng Maskman. So dito po sana po napaliwanag ko po sa inyo yung mga pangyayari sa series na magkakaroon po ng epekto sa pinaka-ending po ng Maskman. So mga kababata ko, batang 90s, batang 80s at sa Generation X, dito na po magsisimula ang pinaka-ending ng Maskman. Punta po tayo sa episode 48. Sa episode 48 ay pinarusahan ng kamatayan ni Seba si Baraba dahil sa patuloy na kapalpakan nito para talunin ang mga Maskman. Ngunit humingi pa ng isa pang pagkakataon si Baraba na patunayan niya na kaya niyang tapusin ang mga Maskman. At sa eksenang ito ay pinagbigyan pa ito ng isa at huling pagkakataon ni Seba para patunayan ito. Habang nag-iisip ng paraan si Baraba para tapusin ang mga Maskman, ay nalapitan siya ni Kiros at binigyan siya ng isang magandang plano. At dito sinunod ni Baraba ang suggestion ni Kiros na gamitin si Princess Lal para gawing trap para kay Red Mask. Pinigilan ni Oyobo si Baraba na huwag maniniwala kay Kiros dahil ginagamit lang siya nito. Ngunit hindi ito nakinig. Bali po mga kabatang 90s, si Oyobo po ang pinaka-assistant ni Baraba sa series na to. Dahil po sa hindi po talaga nagtitiwala si Oyobo kay Kiros
ay gusto niyang pigilan si Baraba na wag nang maniwala dito. At nung nasa akto na nakinukuha na ni Baraba ang bloke ng yelo kung saan nakakulong si Princess Lal, ay pinapakialaman nito ni Oyobo. At dahil po sa pangyayalam po ni Oyobo sa ginagawa ni Baraba, ay tinamaan po ito ng wave kung saan po nakulong din si Oyobo sa bloke ng yelo. At dito na ginawa ni Baraba ang plano niya. Pinakita ni Baraba sa mga maskman na hawak-hawak niya ang bloke ng yelo kung saan nakakulong si Princess Lal. At sa unang pagkakataon mula nung nagkahiwalay sila, ito ang unang pagkakataon na makita ni Michael Joe si Rio. Hinamon ni Baraba si Michael Joe na puntahan siya sa isang kuweba at andon si Rio. At kung gusto pang makita ni Michael Joe si Rio, ay kailangan niyang pumunta dito at magduelo sila. Pinuntahan ni Michael Joe si Baraba at nung nagharap na sila ay inutusan ni Baraba si Michael Joe na hubarin ang masky bracelet para hindi na ito makapag-transform bilang maskman. Kung hindi siya susunod ay pasasabugin ni Baraba si Princess Lal. Nang dahil dito sumunod naman si Michael Joe. At dito na nagkaroon ng pagkaharap si Baraba at si Michael Joe. Habang nakikipaglaban si Michael Joe at si Baraba, ay kukunin na sana ng apat na maskman ang bloke ng yelo kung saan nakakulong si Princess Lal. Ngunit nakaharang dito si Kiros. At dito rin nagkaroon ng paglalaban ang apat na maskman laban kay Kiros. Ngunit sa sobrang lakas ng technique na crescent screw ni Kiros ay natalo ang apat na maskman. Dahil sa pagkakataon na to, ang pinaka-target lang naman ni Kiros ay si Michael Joe ay iniwan niyang sugatan ang apat na maskman at nakialam ito sa laban ni Baraba at ni Michael Joe. Isa sa mga gustong mangyari ni Kiros ay mawala ng tuluyan si Michael Joe. Dahil para kay Kiros, kahit makuha niya si Princess Lal at nandyan si Michael Joe, ay hindi makakalimutan ni Princess Lal si Michael Joe. Kaya naisip nito na kailangan niya rin itong patayin. Dahil sa pangangialam ni Kiros, sa laban ni Baraba at ni Michael Joe ay sobrang nagalit si Baraba dito. At dito na rin nalaman ni Baraba na ginamit lang siya ni Kiros para makuha niya si Princess Lal. Samantala, dahil sa apoy ang pinakasandata ni Oyobo, ay nakatakas ito sa bloke ng yelo. At sa pagdating ni Oyobo para tulungan si Baraba, ay dito na rin tumakbo si Kiros para kunin si Princess Lal at nagtagumpay naman ito. Nakuha ni Kiros si Princess Lal at huli nang dumating si Michael Joe. At sa episode na to, dito na po tuluyang napaslang si Baraba ni Red Mask sa pamamagitan ng Masky Clash. At dito rin na solo ni Kiros si Princess Lal sa ilalim ng Whirling Hell. So moving forward po tayo sa episode 49, dito sinubukan ni Kiros na tunawin ang yelo kung saan nakakulong si Princess Lal. Ngunit bigo ito. Samantala, nalaman ng mga maskman na si Kiros at si Princess Lal ay nasa ilalim ng Whirling Hell. Kung maalala nyo po mga kabatang 90s, ang Whirling Hell po, dito po nakulong si Kiros ng 2 taon. At dito niya rin po na-practice ang kanyang technique na crescent screw. So wala pong ibang pwedeng makatakas sa Whirling Hell kundi si Kiros lang po. Pinuntahan ni Red Mask ang Whirling Hell kasama si Black Mask. At dito na nagharap si Kiros at si Red Mask. Ngunit ang hindi alam ni Red Mask at ni Kiros ay may ground beast na nagkocontrol sa Whirling Hell. Ito ang Hell Doggler. Sa pagkakataon na to ay nagtulungan si Red Mask at si Kiros para matalo ang nasabing halimaw. Ngunit sa hindi naasahang pagkakataon ay nakatakas sa Whirling Hell si Red Mask, si Princess Lal, si Kiros, pati ang Hell Doggler. Dahil sa pangyayaring ito ay nagalit si Seba at inutusan si Igamo na paslangin ng tuluyan ang kanyang kambal na si Princess Lal. At walang alintana na sinunod naman to ni Igamo. Ngunit habang nakikipagkomprontahan si Igamo kay Michael Joe, ay dito na rin nagkaroon ng pagkakataon na itakas na naman ni Kiros si Princess Lal. Dinala ni Kiros si Princess Lal sa kanyang kuweba na puno ng mga ginto. So mga kabatang 90s, kung maalala nyo po kanina, si Oyobo. Siya po ay nakulong kanina sa bloke ng yelo. Ngunit meron itong kakayahan para makatakas dito. At dito po nagkaroon ng idea si Kiros. Binihag ni Kiros si Oyobo at inutusan ito na pakawalan si Princess Lal sa bloke ng yelo tulad ng ginawa niya sa kanyang sarili nung siya ang nakakulong dito. At ibibigay lahat ni Kiros ang lahat ng kayamanan at ginto niya kay Oyobo kung ito ay susunod sa kanya.
Ngunit tumanggi si Oyobo at ininsulto pa si Kiros. Habang nakikipagtalo si Oyobo kay Kiros, ay natuntun sila ni Igamu kasama si Fumin at si Helldoggler. At sa eksenang ito, dito na pinagtulungan ni Igamu, ni Fumin, ni Oyobo, ni Helldoggler si Kiros ng mag-isa. At dahil po 4 versus 1 po ang labanan, ay dito po natalo si Kiros at natumba ito. At sa pagkakatumba po ni Kiros, nagkataon po na natusok sa kanya ang kanyang espada at tinamaan siya sa kanyang tiyan. Noong bagsak na si Kiros at hindi na makalaban, dito na inutusan ni Igamu, si Helldoggler, na sirain na ang bloke ng yelo kung saan nakakulong si Princess Lal at tuluyan ng patayin ito. Habang sinisira ni Helldoggler ang bloke ng yelo, ay walang magawa si Kiros at nagmamakaawa lang ito na huwag nang ituloy. At dito na dumating si Red Mask para sagipin si Princess Lal. Hinarangan ni Red Mask ang bloke ng yelo kung saan nakakulong si Princess Lal. At dito na rin nagkaroon ng pagkakataon si Igamu, si Fumin, si Oyobo at si Helldoggler para atakihin si Red Mask tulad ng ginawa nila kay Kiros. Ngunit hindi nagpatinag si Red Mask at kahit hirap na hirap at sugatan ay naharangan pa din at pinoprotektahan pa din niya ang bloke ng yelo para hindi tuluyang mapaslang si Princess Lal. Sa pagkakataong ito ay si Kiros at si Michael Jo ay nakaluhod sa bloke ng yelo para protektahan si Princess Lal. At muling umatake ang apat kay Kiros at kay Michael Jo. Hindi kinaya ni Kiros ang pag-atake ng apat at sumuko ito. At si Michael Jo lang ang naiwan mag-isa. Sa pagkakataon na to ay ginamitan ni Michael Jo ng aura power para saluin ang mga atake ng mga kalaban. At dito na nagtagumpay si Michael Jo. Nawasak ang yelo kung saan nakakulong si Princess Lal. At may mga parte ng yelo na matalim na tumusok sa puso ni Kiros. At dito na tuluyang nakalaya ang prinsesa. At sa pagkakataon na to, dito na rin na maalam si Kiros. Bago siya maputulan ng hininga, ang huling imahe na nakita niya sa kanyang buhay ay magkayakap si Princess Lal at si Michael Jo. So moving forward po tayo sa huling episode. Kasabay ng paglayo ni Princess Lal ay dito na rin mas naging agresibo si Seba. Dito na rin inutusan ni Seba ang kanyang mga alagad na gawin na ang pinakahuling hakbang para masakop na ang buong mundo, ang pagpapakalat ng dark particles o dark aura sa buong mundo. Samantala, ibinalik na ni Michael Jo kay Princess Lal ang pendant na iniwan sa kanya bago pa siya lamunin ng lupa. Sa kabilang banda ay patuloy pa din sa pagsunod ni Igamu sa kanyang Panginoon na si Seba para tuluyan ng iligpit ang kanyang kambal na si Princess Lal. Dito ay muling nagkita ang grupo ni Igamu at Maskman. At dito inutusan ni Igamu ang Igam Dragon para atakihin ang Maskman pati si Princess Lal. Ngunit hindi sumunod ng Igam Dragon sa utos nito. Bagkos ay nagbigay pa to ng isang mahiwagang bola kay Princess Lal. Noong nalaman ni Seba ang tungkol sa bolang ito, ay mas lalong naging agresibo si Seba. At nagpapalit-palit na to ng anyo. Dito na niya inutusan si Anagmus na kunin ang bola kay Princess Lal. Kasabay nito ay kumalat na ang dark particles o dark aura sa buong mundo. At nagkaroon ng malakas na lindol. Nahulog ang Maskman at ang grupo ni Igamu sa gumuguhong lupa. Kasama si Princess Lal. At dito aksidenteng nahulog ang bola sa tubig. Dito naalala ni Princess Lal na ang bolang ito ay ginagamit ng Igam family bilang secret device para sa pagpasa ng mensahe. At dito nilahad ng bolang ito ang pinakasikreto ni Seba. Na ang Lizard Doggler na pinatay ng Igam family noong unang panahon ay ikinulong nila sa underground pyramid. Ngunit nakatakas ito. Kasabay nito ay isinilang niya ang kanyang anak. Dahil sa underground ang dalawang ground beast at walang makain ng sanggol, dito pinakain ni Lizard Doggler ang kanyang sarili sa kanyang anak upang mabuhay ito. Dahil dito, mas nagkaroon ng sobrang pagkamuhi o pagkagalit ang sanggol na minana niya sa kanyang magulang. Kaya ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng sobrang galit sa mundo ang sanggol na to. At dito din nabanggit ng bola na ang sanggol na ito ay ang bagong Lizard Doggler na nagtatago sa katauhan ni Seba. Dito na nagulat ang lahat dahil hindi nila inaasahan
na si Seba pala ay isang ground beast na si Lizard Dogler. At nung babanggitin na ng bola kung paano matatalo si Lizard Dogler, ay dito na dumating si Anagmus at kinuha ang mahiwagang bolang ito at binasag niya ito. Dito na napaisip si Igamu na ginamit lang pala siya ni Seba. Pilit kinukumbinse ni Princess Lal si Igamu na magtulungan sila, ngunit talagang matigas si Igamu. At sa parting ito, dito na naglaban si Anagmus at ang Maskman. At as predicted, dumating si Okerampa para palakihin si Anagmus. Dito na naglaban ang Galaxy Robot at si Anagmus. Ngunit sa kabila ng nalaman ni Igamu ang tungkol kay Seba, ay patuloy pa rin ito sa pagsunod sa kanyang Panginoon dahil sa pangako nito na muling pagkabuhay sa Igam Family. Bali po mga kabatang 90s, ang Igam Family po, ito po ang clan kung saan nagmula si Igamu at saka si Princess Lal. So isa sa mga pangako ni Seba kay Igamu na pag nagtagumpay si Seba sa kanyang adhikain sa mundo ay bubuhayin niya ulit ang Igam Family. Actually po ang Igam Family po ay pinakita po sa isang episode po ng Maskman. Ito po ay ginawang slave o alipin ni Seba para maging manggagawa niya sa kanyang underground empire na tube. So balik po tayo sa istorya. Dito na ay kinalat ni Oyubu, ni Fumin at ni Igam ang dark particles o dark aura sa buong mundo. Sa pagkakataong ito ay itinuro ni Princess Lal kung saan ang lokasyon ng underground empire. At sumugod ito kasama ang mga Maskman. Dito na nagharap-harap silang lahat. Sinabi ni Princess Lal sa kanyang kambal na liloloko lang siya ni Seba. Dahil pag natuloy na kumalat ang dark particle sa buong mundo, ito na din ang kasabay na pagsabog ng planeta. At kung mangyayari yun, ang pinangako ni Seba na pagbuhay sa Igam Family ay hindi na matutupad. Dahil kasabay ng pagsabog ng planeta ang pagkawasak ng Igam Family. Kinumpronta ni Igamu si Seba at sumagot ito na, "Wala na, huli na ang lahat. Mamamatay kayong lahat kasabay ng mga Maskman." Ngunit sa kabila nito ay disidido pa rin si Oyubu na sundin si Seba kahit ibuwis pa nito ang kanyang buhay. Sinibukan na pigilan ni Red Mask si Oyubu ngunit baliwala ang laser magnum. At dito na nagtagumpay si Seba. Kumalat na ang dark particles o dark aura sa buong mundo. At dito na din nasawi si Oyubu dahil siya ang pinaka-operator ng machine na nagkalat ng dark particle. Si Fumin naman ay nasawi na din sa pagkakataon na to dahil niligtas niya si Igamu sa bumabagsak na bato. Dahil sa pangyayaring ito, dito na lalong lumakas si Seba dahil sa pagkalat ng dark particles o dark aura sa buong mundo. Pinuntahan ng mga Maskman, Princess Lal at si Igamu si Seba at dito na naganap ang huling fighting scene. Dinala ni Seba ang mga Maskman sa kanyang teritoryo kung saan nagkalat ang mga dark aura. Dahil sa mga nakakalat na dark aura ay hindi na makapag-transform bilang Maskman ang mga ito. Dito na ginamitan ng aura power ni Michael Joe, Bernard, Adrian, Eloisa at Mary Rose. At kasabay nito ay umilaw ang pendant ni Princess Lal. Sa tulong ng aura power ng lima at ng kambal na si Igamu at si Princess Lal, lumabas ang tunay na anyo ni Seba na si Lizard Dogler. At dahil sa pendant ay nawala ang mga dark particles na nakakalat sa buong mundo. Dahil sa wala ng dark particles ang nakakalat sa buong mundo, dito na nagkaroon ng pagkakataon para makapag-transform ang lima para maging Maskman. Dito na nagkaroon ng battle scene si Lizard Dogler at ang mga Maskman. At dito na rin tinapos ng mga Maskman ang laban gamit ang Galaxy Robot. Sa pagkakataon na to ay wala na si Seba at gustong magsisi ni Igamu sa mga nagawa niyang pagkakamali. Nagdesisyon ito na maglakad sa walang katapusang kuweba at iniwan si Princess Lal. Ito ang pinakaparusa ni Igamu para sa kanyang sarili. At muling nag-usap si Michael Joe at si Princess Lal. Sinabi ni Michael Joe kay Princess Lal na isa siyang prinsesa ng underground at ng Igam Family. At madami nila lang ang naghihintay sa kanya sa ilalim ng lupa. Kaya kailangan niya na din lumisan. Alam ni Princess Lal ang mga bagay na yan. At ayun naman talaga ang tamang gawin. Ngunit nalulungkot ito dahil hindi na sila makakatuluyan ni Michael Joe.
Iniwan ni Princess Lal ang pendant kay Michael Jo bilang alaala at humingi ng isang kahilingan si Princess Lal kay Michael Jo ay huwag na siyang lilingon sa nakaraan. At dito na tuluyang lumisan si Princess Lal at iniwan niya si Michael Jo. So mga kabatang 90s, dyan po nagtatapos ang series ng Maskman. So napanood ko po to actually noong 2013 nung nakabili ako ng pirated DVD sa kaya po. Doon ko lang po nalaman ang ending ng Maskman na hindi pala nagkatuluyan si Michael Jo at saka si Mio. O si Rio. O, kasi Mio sa Japanese version eh. So my thoughts sa Maskman, actually po ang Maskman po ay talagang parte po ng ating kabataan. Pero masasabi ko po na sa lahat po ng mga Sentai series, hindi po Maskman ang naging paborito ko. I think mas nagustuhan ko pa nga yung Jetman at saka yung Flashman. Para sa akin, opinion ko lang yon. Pero syempre, hindi matatawaran pagiging nostalgic ng Maskman dahil dito ko po naalala na pagkatapos po ng Maskman eh biglang lalabas ng bahay at makikipaglaro sa mga kalaro mong mga musmus din na katulad ko noong mga panahon na yon. And then nagkukunwari kami na kami yung Maskman. So medyo talagang nostalgic talaga o talagang memorable talaga tong programang ito. So mga kabatang 90s, maraming salamat po sa pagsama po sa aking munting vlog. At kung meron po kayong mga programa o mga pangyayari nung dekada 90 na gusto nyong balikan at pag-usapan natin, i-comment nyo lang po sa baba. Actually, marami pa pong nakapila dyan bukod sa mga programa. Tulad po ng mga WWE, yung mga scandals na nangyari nung dekada 90, napakarami po natin dapat pag-usapan sa channel na to. At kung gusto nyo po ng mga ganitong klaseng mga content, stay put lang po kayo. At standby lang po kayo dito sa aking munting channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.